Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, mga kapatid, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw po, sinisimulan natin ang isang linggo ng pagdarasal para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Isinasama natin ang ating dasal sa dasal ni Jesus sa huling hapunan. May they be one. Ang pagkakaisa natin ay hangarin ni Jesus. Kaya sa buong linggong ito hanggang sa January 25, ang lahat ng mga Kristiyano at hindi lang mga Katoliko ay nagdarasal na pag-isahin tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Sumama din po tayo sa ganitong hangarin. Si Jesus ay pare, pero hindi siya galing sa lipi ni Aaron. Ang mga galing sa lipi ni Aaron ang maaring maging pare sa Israel. Ang pagpapare ni Jesus ay galing kay Melchizedek. Sino ba siya? Matatagpuan natin ang kwento tungkol kay Melchizedek sa Genesis chapter 14. Noon ay sinalakay ng apat na hari ang lungsod ng Sodoma kung saan nakatira si Lot, ang pamangkin ni Abraham. Nabihag nila ang mga taga roon. Noong mabalitaan ito ni Abraham, kinuha niya ang kanyang mga tauhan at hinabol ang hukbo ng mga nagsamsam at natalo niya sila. Naligtas ni Abraham si Lot at ang nasamsam na mga at nasamsam ang mga gamit ng apat na hari. Pagbalik nila mula sa digmaan, sinalubong siya ni Melchizedek, ang hari at pari ng Salem. Paring ito ay ang lumang pangalan ng lungsod ng Jerusalem. Nag-alay ito ng tinapay at alak bilang pasasalamat para kay Abraham. Kinilala ni Abraham ang kanyang pagkapare, kaya nagbigay siya ng ikapu
ng lahat ng nasamsam niya kay Melchizedek. Ang pangalan na Melchizedek ay magkaugnay sa salitang katarungan sa Ebreo. Kaya si Melchizedek ay kilala na hari ng katarungan. Siya ay hari ng Salem, na ang salitang Salem ay kaugnay sa salitang kapayapaan sa Hebrew, Shalom. Kaya kilala din siya na hari ng kapayapaan. Hindi nabanggit sa Bible kung ano ang magulang, kung sino, hindi nabanggit sa Bible kung sino ang magulang ni Melchizedek at kung kailan siya namatay. Kaya kumakatawan siya sa isang pagpapare na walang simula at walang katapusan. Dahil dito, kinilala ng mga Israelita na kakaiba ang pagkapare ni Melchizedek. Siya ay hari at pare. Kilala siya ni Abraham na mas mataas kaysa kanya, kaya hinandugan siya ng ikapu. Naniwala sila na magpapatuloy ang kanyang pagiging pare. Ayon sa natagpuan natin sa Salmo 110, ang pangako ng isang hari at pare ay magiging pare magpakailanman ayon sa pagpapare ni Melchizedek. Naniniwala tayo na ang pangakong ito ay natupad kay Jesus. Kaya ang pagpapare ni Jesus na kaugnay sa kanyang pagiging hari na nagdadala ng katarungan at kapayapaan ay nanggaling kay Melchizedek at hindi kay Aaron, at mas mataas ito kaysa pagpapari ni Aaron, kasi ang mga ninuno mismo ni Aaron, si Abraham, ay naghandog kay Melchizedek. Medyo masalimuot ang kwento tungkol sa pagpapari ni Jesus, pero kailangan itong ipaliwanag sa mga Kristiyano na Hudyo na tinatakwil na ng kanilang mga pari. Huwag silang mag-alala. Patuloy pa rin silang makasasamba sa Diyos, kasi ang nangunguna sa kanilang pagsamba ay isang tunay na pari din. Mas mataas pa nga ang kanyang pagpapare kaysa mga pangapare ng mga Hudyo. Ang pagpaparing ito ay kinilala mismo sa banal na kasulatan. Mahalaga ang papel ng pari sa pagsamba sa Diyos, sa kanilang serbisyo na kakalapit tayo sa Diyos. Kaya mapalad tayo na si Jesus mismo ang ating dakilang pari. Talagang siya ang namamagitan sa atin sa Diyos Ama. Nakikiisa tayo sa pag-aalay ni Jesus bilang dakilang pari sa banal na misa. Ito ay tunay na pagsamba sa Diyos. Jesus na aming dakilang pare, salamat sa iyong pag-aalay para sa amin. Talagang mabisa ang pag-aalay mo kasi ito ay pag-aalay ng iyong sarili. Salamat Panginoong Jesus, ang aming dakilang pare at hari. At ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.